Hi guys! Welcome! Dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Oh, we have here the Two of Wands. For information sa'yo. King of Wands, Eight of Wands, and the Sun. May against na family sa goal mo na yan, sa gusto mong gawin, sa balak mong gawin, or maybe family mo, or may family na against dyan. Family mo, or it's a family na hindi mo kaano-ano, or family ng person mo, or basta it's a family na may against sa gusto mong gawin, sa gusto mong i-pursue, but you are decisive. And gusto mo talaga makuha yan. Yan ang goal mo eh. Oh. When you welcome mo yung positivity, well, you're positive, confident, driven, ambitious, brave, no? Malakas yung loob mo, kahit pa siguro na kung merong nang mamanipula sa iyo or nang di-discourage. Buo yung loob mo eh. You know what you want. Para ba may kailangan kang sacrifice with the Two of Wands? Or meron kang maiiwan, pwedeng family mo, na ayaw pumayag. Kung ano man tong goal mo na i-pursue mo, maaaring nga may family ka na ayaw sana, no? Ayaw or against. Lalo na kung may plano ka na mag-abroad or maghanap buhay sa abroad. Or mag-travel. Yeah. Pwede mo pag-travel to sa abroad, sa ibang lugar, sa ibang bansa, mga ganyan. Still, persigido ka, determinado ka, passionate ka about it na you want to have that, to succeed on your goal, kung ano man yung goal mo na yan. Kung person man yan, o career, or para mabago yung buhay mo. The Magician. Para bang gagawin mong lahat para na makuha yan. Kaysa lumayo ka, iwasan mo yan, na malungkot ka, na ano, kukuha ko parang puro ka baggage. No? Baggage. Baggage na napapala mo, mabigat sa kalooban, hindi ka masaya. Ano ibig sabihin yan? Hindi ka na... Kung merong pamilya na gustong pumigil sa'yo, mara yung pamilya mo, or kung hindi mo man pamilya, hindi mo susundin kung ano yung gusto nila. Lalo kung pamilya mo, di ba? Oo nga, hindi mo susundin kung ano yung gusto nila. Kasi malaking influence talaga yung family. Di ba? But, gustong-gusto mong makuha kung ano man yung goal mo na yan. That's why hindi mo susundin itong family na to. Family mo man or pamilya na gustong pakialaman ka or gustong harangan ka or yun na nga, against sa goal mo. Na alam mo namang ikakasaya mo yung goal mo pag na-achieve mo yan. Kung ano mang reason ng family mo na yan, kung bakit against sila, or kung ano man yan, kung hindi mo man family or family ng iba. Or maybe, it's a family against. You will still pursue your goal. Hindi ka magpapapigil, hindi ka magpapahinder sa mga tao na yan. Or kung family mo, kahit family mo pa.
Ano ang mga pagbabago sa buhay mo? The Wheel of Fortune. Makukuha mo yung gusto mo. Pero ano tong Wheel of Fortune dito in reverse? Pwedeng yung fortune mo, stability, your money, yung komportableng buhay, pwede mapiktuhan yan. Mapiktuhan pansamantala lang. Mag-change naman yun eh. Hindi pansamantala. Maapektuhan or ano ba to, mana mo ba yan na maapektuhan? Hindi, pwedeng kaperahan mo. Hindi, your sense of stability, yung stable ka spiritually, stable ka emotionally, kasi this is Pisces energy, more on emotion, yung ganon. Bakit? May mawawala? May matatapon? Ano yun? Pagmamahal ng pamilya mo? O maging defensive sila sa'yo. Yun lang naman ang ano, hindi naman financially. Maging defensive. Para bang ipagtutulakan ka, gagalit sila sa'yo. May ganyan kasi pamilya, ilalang kung pamilya mo yan, controlling. Na gustong pangialamin yung buhay mo, yung mga decisions mo, kahit malaki ka na, kahit sa tamang edad ka na. Kasi dahil nagki-care ba sila sa'yo? Dahil nagki-care yung family mo sa'yo? Dahil nagki-care sila sa'yo? Pero alam mo kasi magiging masaya ka eh. So kung ano yung goal mo na yan eh, na ipupursue mo na, you want to have that. Magiging defensive sila. Maring kung kukontakin mo sila, tawagan mo sila, hindi nila sasagutin yung matawag mo. Or kung kumustahin mo sila, bababaan ka lang ng telepono, mga ganon, ng phone. Or yung ayaw ko kausapin, yung ganon, yun ang stability. Pwedeng nanay mo, parang hindi mo feel yung comfort from your mother, no? Kung pamilya mo man yan, parang walang bas-bas from your parents. Kailangan pa ba talaga ng bas-bas nila? Yung kung ano yung decision mo, lalo na kung malaki ka na, kung may sarili ka ng decision. May ganyan kasi mga magulang ay, mga controlling, no? Lalo na yung, alam ko dyan guys, mga Chinese, no? Sila yung magde-decide eh. Sa kung ano yung kung sino ang papangasawahin, yung mapangasawa, kung sino yung aasawahin ng anak nila. Diba? Ganon din sa Pinoy. No? Meron din ganyan. Pero not all. And ewan ko lang, sa ibang ano, kasi diba sa mga movie, sa TV, yung kay Richard Gutierrez dati, tsaka kay, yung, kay Angel Oxin, napanood niyo yun, na Chinese Angel Oxin doon. Naalala ko yung movie na yun. Yun. Naayaw ng nanay niya kay Richard Gutierrez kasi Pinoy. Ang gusto niya, in-check din. Yung mga ganun ba? Yun yung mga kadalasan na mahilig mangialam sa buhay ng mga anak nila. No? Ewan ko lang kung may Pinoy. Meron din mga Pinoy na ganyan ah. No? Yung nakaangat lang sa buhay ay siguro nag-care lang din sa anak nila, no? Hindi na naman tayo pwedeng mag-interfere buhay nila.
So ganyan talaga, no? May ganyan, no? So nasa iyo 'yan, no? Kung ano talaga yung gusto mong gawin, kung ano yung goal mo, kung ano yung vision mo, kasi sa huli sila tatanda, no? Ikaw ano ka? Tanda sila. So, na-experience nila yung gusto nila ma-experience, ikaw kontrolado ka. Yung ganun lang. Kontrolado ka. Hindi mo ma-experience yung gusto mo ma-experience. Kung magpapigil ka nga naman sa kanila, hindi ka magiging masaya kung magpa-control ka. Kasi you're the only one who knows kung ano yung magpapasaya sa'yo. Yun yung sabi ni Jacqueline Jose kay, ano eh, kay Andy na kung saan siya masaya, go lang daw siya. So, ganun yung, ganun si Jacqueline Jose sa anak niya na si Andy, na basta masaya siya. Doon siya sa kung saan siya masaya. Basta masaya siya. Yung ganun. Oo nga naman, life is short. Life is short. Why not? Kung maging masaya ka sa goal mo na yan. Kung ano yung goal mo na yan. Diba? Ganyan kasi talaga kadalasan dahil sa sobrang care or pag-care ng magulang sa anak or ng pamilya. Minsan, lalo kung parents mo yan, may care sa'yo, pero minsan, dala din ang kung paano sila inano, pinalaki. Kung paano sila ni-raise ng mga magulang din nila. Yung ganun ba, dahil doon, kung ano yung natutunan nila, dahil doon sa mga experiences din nila sa buhay. That's why, kung paano sila pinalaki din ng magulang nila. Kaso lang, wala kang freedom pagka ganun. You will not find happiness. And of course, yung freedom and peace of mind kapag may nagkukontrol sa'yo at sabihin mo pang magulang mo. Kasi katulad niyan, kung may goal ka, na alam mo naman maging successful ka, maging masaya ka, na ikababago ng buhay mo, na you will be happy with that ambition or goal na yan, pag na-achieve mo yan, why not? So, nasa iyo yan. Kung magpa-control ka, kung magpa-hold ka, kung magpa-sakal ka, sakal talaga, kung magpa, yung parang aso ka ba na tinatalian sa liig, yung ganun, hindi naman sinasiraan ko yung pamilya mo, but parang ganun na din yun, no? Wala kang kalayaan to choose your own happiness, kung saan ka masaya, kung ano yung magpapasaya sa'yo. That's my opinion. Yung ganun. Na, yun lang ang opinion ko about sa reading na ito. So, nakuha ng energy po. Ay, nako. Kadalasan talaga sa mga magulang, pagka-controlling. Kasi nga nagki-care sa mga anak. Pero minsan, dahil din sa kung paano sila ni-raise, kung paano sila been brought up, di ba? Kung ano yung na-experience nila sa buhay. Minsan, affected or na-influensya ng trauma. Maaari may trauma yung family mo, parents mo, dahil sa maling desisyon nila. Or dahil sa mga nakita nila sa iba, pwede din ganun, no? Pero hindi kasi lahat ng tao ay pare-pareho eh. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang destiny. Pwede yung parehong path, parehong goal, pero minsan iba-iba kasi yung direction. Iba-iba kasi yung nangyayari. Iba-iba yung result, no? Yung mga ganun. Iba-ibang result. Merong success, merong failure. So why not trying it. You should try to achieve your goal, kung ano man yan.
Kasi gusto mo naman talaga eh. Gustong-gusto mo eh. Oh. Alata naman dyan. Oh. Gustong-gusto mo yung goal mo na yan. Kung ano man yan. Wala ka naman siguro mapirbisyo. Wala ka naman siguro ng apakang tao. Wala ka naman siguro lalansin or what. Di ba? Oh. Alam mo maging successful ka. Alam mo maging masaya ka sa goal mo na yan. It's a goal. Para bang ambisyon mo sa buhay mo. Na reachable naman, no? Mm. Parang tingin ko dito sa pamilya mo na to, controlling talaga. Ita mo, kay ayaw, kung ayaw mo sundin yung gusto nila, hindi mo sila makakausap. Or they will drive you away. Or maglagay sila ng boundary. Ayaw kong kausapin. Parang hindi ka iko-comfort. Mag-iba na yung ugali. Mag-iba na yung attitude. That's parang manipulation. So tingin ko lang, parang manipulation yan eh. Manipulation and control. Gusto kasi nilang kontrolin yung buhay mo eh. Yes, nandun na yung care. Pero parang may manipulation eh. Dito sa part na to, bakit ko nasabi manipulation? There's a manipulation. Basta yun na po ako dito. Yun na nga, manipulation nga eh. They want to control you. Para kang puppet. Hindi ko sinasiraan yung pamilya mo. Ah. Yun ang lumalabas po dito sa card. Yun nga nakukuha ko dito eh. Ako hindi ka susunod sa kung ano gusto nila. Yun na. Kagalit, hindi ka kausapin. Yung comfort na nafe-feel mo sa kanila, sa na, parang kung binibaby ka man or what, or mahal na mahal ka nila, hindi mo na ma-feel yun sa kanila, hindi na nila iparamdam yun sa'yo. So, there's a manipulation. Yung parang mahal ka lang at iparamdam sa'yo yung comfort kung nakukuha nila yung gusto nila makuha. Kung susundin mo yung gusto nila. So, it's manipulation. It's a clear manipulation. Siguro ganun yung pagpalaki din sa kanila ng magulang nila. That's why. Hindi ako naninira, guys. Binabasa ko lang to. Alam ko, pamilya niyo yan. Parang pamilya mo talaga to. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, and Gemini. Ba, ang lakas ng Taurus, Virgo, Capricorn dito ah. Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius. Ano sabi ko na yun? Ano ang mapapasok sa buhay mo? Ano ang mapagbabago mo na sa'yo? Communication, yan ang papasok sa buhay mo. Ano ang mapagbabago mo na sa'yo? Yun na nga eh, parang nagbago ka na eh, naging courageous ka na. Brave. Buo yung loob mo, determinado ka, passionate ka. Mas lalo kang naging confident, independent, daring. Na you want to achieve your goal na hindi ka na mapapapigil pa. Yung ganun ka. So, ano pa? Maliban dyan, ano yung mga nagbago sa'yo? Mm-hmm. Let's see. A family. Hindi mo na susundin tong family. Itong kumukontra sa goal mo. Maybe it's your family. No? Ano, so may mga nagbago na nga sa'yo. Para maging happy ka. Para achieve mo yung dream mo. Para maging contented ka. Maging blissful yung buhay mo. Para matupad yung wishes mo. Para mag-grant yung wish mo.
Ano ang papasok sa buhay mo? I need somebody who... Six of Pentacles. What's with the Six of Pentacles here? Kaya to, I think it's upright. Upright ba yan? In the Fool. See ya. Yeah, it's upright. Yes, upright daw yan. Pag nag-take ka ng risk, or pwede may mag-risk sa'yo, or pag nag-take ka ng risk, so goal mo na yan, maging positive yung mangyayari. Magkakaroon ng balance. Kung person man yan, na gustong-gusto mo talaga, magkakaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. Maging giving yan sa inyong person na yan. Hindi lang ikaw ang mag-invest sa kanya. Equal, may equal give and take eh. Magiging harmonious yung relationship nyo. Kasi with the number 6 here, magkakaroon ng balance, no? Hindi yan maging unfair sa'yo kung meron ka mag-i-pursue. Or kung karero man yan, everything will be harmonized, in balance, ganyan. Na kung mag-invest ka dyan, you will receive the benefit or yung return, no, na in-invest mo. Parang ganon. May equal give and take. May balance. Ganon. And ma-achieve mo tong dream mo na to. Kahit na parang may yun na nga, kahit na parang may distance, may layo, na parang pangarap mo lang, pero if you will take a risk towards your dream, so see, merong purple na hawak dito, no? Makukuha mo yan. Kukuha mo. Maabot kamay mo yung pangarap mo. Parang you will start from the zero with the Fool. Parang dream pa lang yan na pinanghawakan mo. To with the color purple na parang dream mo yan. Dream. It's your dream. You could make it happen. The dream will be grounded, will turn into reality. Karoon ng balance dyan with the number 6. Ano pa yung mga next na mangyayari sa buhay mo? Two of Swords. What's with the Two of Swords here? Merong nangi-spy sa'yo. Ano ba to? Person mo ba tong Queen of Wands na to? Person mo na stuck, trap, na confused, parang nakatali, nag-obserba sa'yo, paano yung pang-spy sa'yo, pero clouded yung isip niya, confused yung utak niya. This is someone na attractive. Ano ba to? Ex mo ba to? Itong Queen of Wands na to? Ex mo yan? Hindi. May gusto sa'yo to? Or may gusto lang to sa'yo? Nagkaroon ba kayo ng ano nito? Ng communication ng Queen of Wands na to? Hey, wala. May gusto to sa'yo? Parang person mo na din kasi nga may gusto sa'yo yan, yung Queen of Wands na yan. Ayun, may gusto yan sa'yo. Isip yan ang isip sa'yo, pero parang ano siya, yung bitter, cold, no? May gusto yan sa'yo na para siyang nakatali ngayon, trapped. Yeah. Ayun, no? Goal-driven and ambitious na person. May gusto ka ba dyan sa Queen of Wands na yan? Wala namang communication na nangyari sa inyo eh. Wala. Wala kang gusto sa kanya. Ano nangyari sa kanya? Ayan, na-stuck siya.
bakit gusto ka niyang harangan din sa goal mo? Goal, sa goals mo? No! Hindi naman sa gusto ka niyang harangan sa goals mo. Ano yan? Ano ang intention niyan sa'yo? Ng Queen of Wands na yan? Yung maging unstable ka. Yung maging ungrounded ka. Yung maging unindependent ka. Yung mag-rely ka sa kanya. Yun ang gusto niya. Ah, para pang possessor siya sa'yo. Stuck siya sa'yo pati. May something ba to? May depicto ba sa utak ng Queen of Wands na yan? Siya. Wala naman daw. Wala naman. Wala naman depicto sa utak. Possessive siya sa'yo. Possessive siya sa'yo. Kahit wala kayong relationship. Hindi naman siya possessive. Upright pag oo. In the reverse, hindi. So, ano to? Ambition ka lang talaga niyan. Stuck yan sa'yo. Ano to? Makipag-communicate itong Queen of Wands ito sa'yo? Pani-observe yan sa'yo eh. Hindi. Hindi na to. Ano yung ibig sabihin na to? May maginagawa itong scheme para hadlangan yung pangarap mo or para mag-block or para hindi ka magtagumpay sa pangarap mo. Sa goal mo na yan. That's why na-stuck siya ngayon eh. Hindi. Ano ibig sabihin nito? Itong ba't pumasok to sa energy mo? Yung may gusto sa yun eh. Ba't pumasok siya sa energy mo? Ano ba yung intention niyan sa'yo ng Queen of Wands na yan? Ang makita ka? Or ang ang magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa? Or ang magkaroon ng new beginning, a relationship, mga ganyan. Ano dahilan kung bakit lumabas yung energy ng Queen of Wands na to sa energy mo? Bakit na-stuck siya? Gusto niya maghabol sa'yo. Gusto kanya habulin, huntingin. Parang baliw lang. Yung ganun siya. Kasi pangarap ka niya, goal na goal ka niya. Gusto ka nga niyang puntahan eh. Ano ba ito? Nababaliw ba ito sa'yo? Yung Queen of Wands na ito? Nababaliw siya sa'yo. Gusto niyang makarelasyon ka talaga. Kung wala namang depikto, ano to? Ano ibig sabihin? Nababaliw daw eh. Baka hindi maintindihan yung depikto, no? May ano ba to? May kasi wala namang relationship nangyari sa inyo. Tuloy ko ba? May disorder ba to? Itong Queen of Wands to. May disorder siya. May disorder siya, guys. Pwedeng mental disorder. Anong klase ng disorder? May ibang klase ng disorder eh. May disorder siya. Parang paranoid. Kakaroon ng hallucination. Yeah. Nagiging paranoid siya. Yung mga ganun. Ganun kasi. Nakatakot to. Yung mga ganito. Wala kasing relationship nangyari sa inyo. So, pwede ang tingin niya sa inyo ay may relationship na. Ano ba tingin na itong Queen of Wands na to? Talagang goal-driven siya to have you, no? Para magkaroon ng relationship sa inyo. Ano ang Queen of Wands na to? Maliban sa dream niya na
well, ano siya, may disorder siya, guys. Let's not focus on that, no? Para bang nakakatakot yung mga ganito? Kasi may disorder. Parang nakakatakot siya. Kunwari, sa side mo. Nakakatakot yung mga ganyan. Yung katulad sa, ano, sa miyembro ng BTS, di ba, may na, parang nabaliw-baliw sa kanya. Si V ba yun? Tapos, inispayan siya palagi. Pero, di ba, matakot? Di ba, kinasuhan pa nga? No? Kinasuhan yun na, yung babae na yun. Nakakatakot yung mga ganyan. At may ganyan nagkakagusto sa'yo. May disorder nga, hindi naman gagawa yung ganyan. No? Na, ano, na matino. Yung mga matinong tao ba, hindi gagawa ng ganyan. No? Hindi maging, mabaga, para na paranoid na. Yung mga ganon. Nakakatakot yung mga ganyan. Hindi mo yan ang relasyon. Buti sana kung may relationship sa inyo in the past. No. Anong tingin niya sa inyo? May relationship? Ganon. Ganon yung mga paranoid eh. Ganon po talaga yan sila. Anong tingin nila sa inyo? Sa inyong dalawa? May relationship? Ganon. Hindi. Anong tingin niya? Person ka na niya. Nung Queen of Wands na yan. Hindi pa naman. Pero gustong-gusto ka niyang maging person. Parang lumabas lang siya na person mo kasi may gusto nga siya sa'yo. No? Parang lumabas lang siya ng person mo para halongkatin natin yung energy niya na may gusto pala siya sa'yo. Hindi mo siya totoong person. Na paranoid. Paranoid nga yung mga ganun. Nakakatakot yung mga ganyan, guys, pag may mga ganyan na nakagusto sa'yo. Lalo yung sundan-sundan ka, yung ispayan ka, just me, yung nakakatakot. Parang nakaka, ano ba? Pangako niyan, titigan ko ng masama, masakit. Oo, dati sa akin, sa jeep, sinusundan ako sa jeep, disco. Oo, papunta, babalik, dumidikit. Oh, Diyos mo, ano, natakot ako ha. Parang, halata ako, sinusundan ako nito ha. Parang ganun. Buang at yung mga ganun ba? Nakatakot yung mga ganyan, guys, ha? Yung parang na-obsessed, na-paranoid. Paranoid yan, hindi lang obsessed. Iba yung obsessed. Paranoid yung mga ganyan, na-paranoid. Yun, hindi na sumunod-sunod. Nakita ako ng ugali ko na mabangis-bangis. Ah, yun. Kasi ayoko ng mga ganun. Kasi parang, basta pag parang gusto, parang na-feel ko yung parang makapang-threaten ng boundary ko. Yung mga ganun ba, nilalabas ko yung ano ko. Yung, basta may nilalabas ako na, malabas yung ano ko eh, parang pagka-defensive side ko pag may mga ganun. Sa akin. Eh, syempre, guys, no, pag ganyan na, ispayan ka, nakakatakot. Hindi naman sa nakakatakot, basta na, di ba, maano ka talaga? Malarma ka? Malarma ka? Eh, ba't ispay itong... Lalo kung di mo naman nakarelasyon, di ba? Di mo kilala. May mga ganyan kasi, guys, eh. Siguro may mga dumanas ng problema or mayroong ng disorder ka mo. Yung person na yan na Queen of Wands. Oh, na stuck na siya ngayon daw. Oh, hindi na siya makapang pang ano. Hindi na siya makapang ano sa'yo yung Queen of Wands na yan. Ah, para bang ginawa kanya yung defensive, right? Ginawa kanya yung defensive. Or yung parang makapang block, makapang harang sa goals mo, makapang atake sa'yo, no? Inatake ka niyan? Inatake ka ba niya ng Queen of Wands na yan? Siya? Or, kung hindi man atake yung tawag dyan, hindi na siya makapang interfere sa buhay mo. So, mga personal goals mo, hindi na siya makapang interfere. Yun ang tamang, yeah, hindi na siya makapang interfere sa buhay mo. Yung iba dyan, kinakasuhan yan. Katulad nung sa BTS.
kinasuhan nyo na yung babae na na panay pang ni-spy kay V, si V yun. Yun. Kinasuhan talaga yun. Yun, madala yun. Kinasuhan yun. At sabihin mo pa may disorder or paranoid. Kasi kung hindi mo kasuhan yung mga ganyan, hindi madala yan. Nang magising. Eh, di nagising yun kay kinasuhan. Dismayo. Mas stress ka sa mga ganyan. Lalo ko sundan-sundan ka, bay. Matakot ka eh. Ayun to, nabaliw na to sa akin. Tago ka talaga. Baka paraspasin mo na lang ng walis. Shoo. Uy, ba't sunod ka na sunod sa akin? Ba't nandito ka? Parang ganun ba? O, di ba? Ay, palay, nabaliw sa'yo. Ay. Diyos niyo. Parang pang-threaten. Nakaka-ano yan? Nakaka-threaten ng ano ba? Yeah. Ng, sa isang tao, kagaya mo, no? Lalo kung sundan-sundan ka niyan, kung kilala ka niyan at sundan-sundan ka niyan, ay may disorder yan. Just me, yo. May kinasuhan. Tigil yun. Oh, baka nga pinakulong pa yun yung kay V na sa BTS eh. Nang madala eh. Ay, nako. Mag-interfere siya sa buhay mo, sa mga personal goals mo, sa relationships mo, mag-interfere siya, na gusto niyong blockingan, or, kumbaga, kukontrolin ka niya, kasi nangangarap siya sa'yo, umaasa siya sa'yo, na magustuhan mo din siya, na you will be in a relationship, syempre paranoid yun guys. Kung sino man huwaan po ng energy dito ha, paranoid po yan. At may disorder po yan. Kaya ganyan po siya. Ganyan po yung ano na yan. Nakaka-stress yan pag may mga ganyan. Kung may person ka ba, binibuisit niya ba yung person mo ng ganyan? Mga ganyan na yung mga paranoid. Just binibuisit niya yung person mo kung may person ka. Oo. Gusto niya hadlangan yung union ninyo or yung inyong relationship. O yung kung ex mo man, basta person mo talaga na totoo. Gusto niya hadlangan. Gusto niya hadlangan na bumuo kayo ng pamilya. Pati yung communication nyo. Sino yung person mo dito? Na binibisit na itong paranoid. Para... hold yung person mo. Someone na naglalagay din ng boundary. Parang unemotional. May tinatanim na galit ba tong person mo? Meron. Saan ba siya may galit? Sa'yo? Siya? Sa'yo. Sa marami. Nagtatanim siya ng galit sa marami yung person mo. Dahil, anong ginawa sa kanya? Pero naka-recover na siya guys eh. Para bang nasaktan, binitray, may mga ganyan. So possible dahil sa nag-end yung relationship yung dalawa, maring yun ang dahilan, no? Maring nasaktan siya, baka may nasabi kang masakit.
lalo na kung nagkaroon ng ending, pero nakarecover na siya when it comes to mga yun. Pero tinatandaan niya din, no? Nawala na yung pain, nasaktan kasi, pero nakarecover na siya, or binitray man siya, madami siyang nagtatanim ng galit itong person mo. Yun. At pero nakarecover na siya sa pain, yung masakit na pinagdaanan niya, pero nandyan pa rin yung galit. Parang tinatandaan niya yung ginawa sa kanya. Ganun lang siya. Anong feelings ng person mo sa'yo ngayon? Judgment. More information sa feelings ng person sa'yo ngayon. Nakarecover na siya sa kung ginosting mo siya, nasaktan siya, kung naduso siya, or kung parang na-left out in the cold, kung na-suffer siya emotionally dahil sa nagkaroon ng ending sa inyo, nakarecover na siya doon. At pinapipray niya na ano, nihiling niya na ano, parang pinapipray, nagpipray siya na na magkaroon ulit ng new beginnings sa inyong dalawa, na you know, you will be in a relationship again, na i-pursue mo siya, ganyan, na mag-succeed din, na magkaroon ng new beginning ulit sa inyong dalawa, na mabalik yung interest mo sa kanya. So, ano pa yung pinapipray ng person mo na yan sa inyong dalawa? Okay, yung magkaroon ng stability, makarecover na yung, I mean, yung maging stable na with the number 4, yung makarecover na din kayo sa mga pinagdaanan ninyong stressful sa relationship na ninyo in the past, and you will be together na wala na yung stress, anxiety, yung problema between the two of you, na wala na yung parang hadlang, no? Yung mga blockage na sa ganun ay magkasama na kayo hanggang sa pagtanda ninyo, ganun. Yeah. Anong feelings mo sa person mo na yan? Binibwisit siya nung ano, may gusto sa'yo. Ito ang feelings mo sa person mo na you are destined to be together. And gusto mo siya mapangasawa din eh. No? Feeling mo siya ang nakatadhana ng pangasawa mo. Ano ang iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Hindi ka magte-take ng action sa kanya? Na wala kang ganang mag-take ng action sa kanya? Yun ang iniisip niya? Ano pang iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Anong iniisip niya na hindi ka mag-e-effort sa kanya, or hindi ka na mag-invest, hindi ka na mag-put ng hard work, ganon? Pero ano ang katotohanan? Para bang magsisend ka ng message dito with a bird here, no? Na gusto mo parating sa kanya na ready ka na, you're confident na, you're stable financially, and ready ka na na ano, at confident ka na ano, to have your person, no? Na magkaroon na ng stability sa inyong dalawa, na magkasama na kayong dalawa, na you will be together, na makip nyo na yung isa't isa, na maging ganito na kayo, yung Six of Cups, na magkaroon na ng na you will feel at home, no, sa piling ng isa't isa, na magkaroon na ng harmony sa inyong dalawa, na you will be harmonized, parang ganun ba, na makapiling nyo na yung isa't isa, na you will feel secured sa piling ng isa't isa, na hindi nyo na papakawalan pa yung isa't isa, na hindi munahayaan na mawala pa yung person mo na yan, mga ganun ba, no? So possible na siya yung gusto mong or isa siya sa goal mo. Siya ba yung goal mo, yung person mo na yan? Isa siya sa hinihiling mo? Yes. Isa siya sa pinapanalangin mo? Dahil mahal mo siya, ganon.
So, maring isa siya sa goal mo. Or siya talaga ang goal mo. Yung person mo. See? Hindi eh. Ang goal mo ay mag-asawa, to be in a stable relationship, or maging stable yung buhay mo, situation mo, you will feel secured, ganon. Pwedeng career din yung goal mo, or maybe isa lang siya, isa siya sa goal mo, sa pangarap mo sa buhay, yung person mo na yan. Yan ba yung person mo, yung binibwisit? Yan ba yung goal mo, yung person mo na binibwisit ng Queen of Wands na yan? Yan ba yung person na goal mo na makasama? Yung binibwisit ng Queen of Wands na yan? Pwede? Yes. Kasi, halang siya. Pwede. Pwede. Yan ang person mo. Anong feelings mo dun sa person mo na yon? Sa binibwisit ng Queen of Wands na yon? May energy nung kanina. Hindi ko natandaan. Ah, ito ata yun, yung judgment. So, magkaroon ng communication sa inyong dalaway. At ano pa? Anong feelings mo doon? Yung Queen of Wands, hindi mo totoong person yon. Baka nga hindi mo kilala yun eh. Kilala mo ba yung Queen of Wands na yun? Hindi eh. Parang, ano yan? Idolo ka niya? Idolo ka niya? Hindi. Talagang patay na patay lang siya sa'yo? Ganon? Nagustuhan ka lang niya? Hindi naman ganon. Talagang type ka lang niya? Nagustuhan ka lang talaga niya? Ambisyon ka niya, ambisyon ka lang niya. Ambisyon. Ambisyon ka niya, guys. Hindi sa idolo, hindi sa patay na patay siya sa'yo, but ambisyon ka niya. Baliw na baliw nga siya sa'yo, kasi ambisyon ka niya. Bakit? Ano nagustuhan sa'yo ng Queen of Wands sa'yo? Dahil you're in a separation with your person. Kaya sinasamantala niya, binibwisit niya yung isang person mo, yung totoo mo person. Yung person mo na nagkaroon ng relationship sa inyong dalawa. Ano yun? Ginagawa niya ng scheme yung person mo? Ginagawa niya ng scheme. Yes, ginagawa niya doon ng scheme. Kasi nga, paranoid nga yun. May ano talaga. Hindi lang may something. Hindi lang basta may depekto, kundi paranoid, may disorder talaga. Yung Queen of Wands na yun. Hi. Kilala ba ng person mo yung Queen of Wands na yan? Paano niya nabibwisit yung person mo? Kilala ng person mo. Nakakausap ba ng person mo yan sa personal yung Queen of Wands na yan? Hindi. Pero, kilala siya ng person. Ito ba yung person na gusto mo makasama? Yung binibwisit ng Queen of Wands na yan? Yan ba ang gusto mo makasama? Yan ba ang goal mo? Para klaro, guys, ha? Ay, oo. Siya nga. Siya nga. Para klaro, kasi iba kong tanong kanina, parang hindi klaro ba? So, ayan. So, ito na lamang, guys. Siya na ngayon, yung kanina, no? So, ito na lamang for collective reading sa mga baguhan po dito sa aking channel. Please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun, may notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.